Ito yung ating pisyon na ibinaba yung makina, no? Kasi ito ay pinasok ng tubig. Matagal nang na-stock. So, hindi na ginastusan yung makina nito, no? Ito yung ating sa unang video ay dapat ay i-rebuild natin itong makina na to. Kaya lang, masyadong malaki yung magagastos, no? Kasi ito ay jutes, ayan. Aabot ng kulang-kulang 300,000 ang magagastos dito, no? Kaya nag-desisyon ng management na palitan na lang ng makina, no? Pinahanapan tayo ng makina na pwede nating ipalit diyan, no? Ito nga't nakakuha tayo ng isang makina na Mitsubishi. Ito ay 4D33, ayan. Kaya lang ay may conversion tayong gagawin dito, ano, yung kanyang bell housing o yung adapter, ano, ayan, ng makina hanggang doon sa bomba, no. Ayan, tinanggal na natin itong kanyang adapter plate, yan, tapos yung flywheel, ano, tinanggal na natin ang mga yan kasi yun, dyan nga tayo magkakaroon ng conversion. Ayan yung flywheel niya, na ipapatong natin ito, yung kanyang coupling. Ito yung kanyang dating flywheel, ano, makapal, no? Ang laki ng diferensya. Kaya tayo ay gagawa ng adapter doon sa flywheel, no? Na magdadagdag tayo ng plate na bakal. So, ganun din. Ito yung kanyang bell housing na gagamitin natin. I-adapt natin dito sa may makina natin, ano? Yan. Lalagyan natin ng plate nga para sumakto. Kasi ito yung kanyang gamit dati sa dating makina, kaya kukunin natin yung kanyang dating bell housing para i-adapt dito sa ating Mitsubishi na makina na 4033. So, ipapatong natin dito yan. Ayan. Kaya natin papalitan yung kanyang connector plate. Yan. Yung nasa lapag na yan. Gagawa tayo ng panibago. So, ganun din dito sa may flywheel. Ay gagawa tayo ng adapter, ano, para umangat ito. Nakukunin natin yung taas nitong dating kanyang flywheel, ano. 2 inches ang itadagdag natin. Ganap tayo ng bakal na pwede nating gawing adapter para dyan. So ito nga, ano, ayun, nakakuha tayo ng bakal na gagamitin natin, ano, 1x1. Ang 1 inches ang kapal. Papakating tayo dito ng dalawa na pagpapatungin natin para gawing adapter doon sa ating connector.